Tulad din ng mga older guy, ang mga babaeng mas may edad dun sa mga kapartner nila is well experienced na pagdating sa kama. Alam nila na they are good in bed. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video guys, is gagawa lang ako ng continuation dun sa last video natin about bakit ang mga babae ay attracted sa older guy. This time, gawa naman tayo ng video kasi marami rin talagang mga younger na lalaki ang attracted sa older na babae. Kaya lang dito sa atin, sa kultura natin, nakasanayan natin na mas matanda talaga ang mga lalaki kesa sa babae. Now, kapag ang matanda is yung babae kesa dun sa lalaki, minsan marami ng judgmental, iba na yung tingin nila kapag ganun ang scenario. But the thing is, as an older woman, you are strong and independent. For some reason, nanonotice ng mga older women na yung mga nakaka-date nila pagbata, mas excitement kasama. Dahilan, nagiging comfortable naman and fun ang mga younger men hanggang sa nahuhulog na sila dun sa older girl. Napag-aralan at natuto ka na sa buhay. Dahilan kung bakit ang mga younger guy ay na-attract sa ganitong klaseng pag-uugali ng mga older women. Pakiramdam nila marami silang matututunan sa babaeng ito. Ikaw na yung bato or matatag na babaeng pinapangarap ng isang lalaki. Yung pangarap na ma-experience pa lang ng mga batang babae ay na-experience na ng older woman. Napagdaanan niya na. So, life experience ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ang mga younger guy ay nahuhuk or nagugustuhan nila na magkaroon ng partner na mas matanda kesa sa kanila. Number 2, alam ng mga older woman kung ano yung gusto ng kapartner nila. Nai-in-love ang isang lalaki sa isang babaeng malahiro ang dating sa kanya nito. Ang mga older woman, sila yung tipong mahinahon magsalita. Sila yung tipong alam na nila kung paano nila susuyuin or paano nila i-handle yung kapartner nila without any drama. Madalas, nagiging best friend nila yan or partners in crime. Number 3, you both know what you want. You are wiser and know exactly what you want. Yung mga dating, yung mga casual fling, or serious or meaningful relationship, alam mo na kung ano yung saswak sa'yo. Meaning to say, sa mga older woman, yung stability, andun na. Stability mag-isip, stability mag-desisyon, stability mamili, hindi na pabago-bago. Wala na games. Number 4, hindi ka na mahilig sa gossip or hindi ka na chismosa. Papunta ka pa sa ibang bahay para lang makipagdaldalan at ikwento yung mga problema o pinagdadaanan nyo. Since experienced na nga ang mga older women, alam na nila kung paano nila i-deal yung mga toxic people na nakapaligid sa kanila. At minsan, toxic din yung partner nila, pero hindi na nila binivent doon sa mga partner nila yung mga frustrations because they can handle them maturely. Another thing, ang mga mature women ay mga highly confident and meron silang boosted self-esteem. So, kapag nasa argument sila, hindi na nila kailangan makipagdebate para lang ma-prove nila na tama sila. Madalas, pinipili ng mga older woman na manahimik na lang at intindihin na lang yung mga partner nila during tough times. Aminin nyo yan, girls, pag nagkakaedad na, diba? Minsan, pinipili mo na lang manahimik. Minsan, mas gusto mo pang mapag-isa para makarecover ka sa sarili mo kesa makipag-away ka pa dun sa partner mo. Hindi katulad mostly ng mga nakakabatang babae. Talagang minsan wala na sa ayos mga tuwiran yan. Basta sila mga ngatwiran o minsan mag-iskandalo pa yan pag nakikipag-away dun sa mga partner nila. E ayaw na ayaw ng mga lalaki yan yung skandalo or yung daldal, yung bungangera or nagger. Ayaw na ayaw ng mga lalaki yan. Another thing, sexual maturity. Tulad din ng mga older guy,
ang mga babaeng mas may edad dun sa mga kapartner nila is well-experienced na pagdating sa kama. Alam nila na they are good in bed. Alam ng mga younger gayan. Many younger men have admitted that their older partners are better in bed. Another thing, eto importante to. Ang mga older women, hindi na yan masyadong clingy sa relationship. Alam nila na ang mga kapartner nila ay nangangailangan ng personal space or alone time. At nire-respeto yan ng mga older women. Hindi yan yung tipong hindi lang makapag-reply, nagwawala na yung babae. Naniniwala sila at ibinibigay nila sa mga partner nila yung personal alone time. Another thing, older women are emotionally mature. During vulnerable moment or struggle sa relasyon, hindi na nagki-create ng too much drama ang mga older women. Yung mga unnecessary drama, inis na inis ang mga lalaki dito. Nahahandle na ng mga mature women yung emotions nila. Last one, ang older women ay mature na yan when it comes to money issues. Sinusubukan nilang gumawa ng sarili nilang pera para may ma-share sila doon sa family or doon sa husband or partner nila para mabawasan yung responsibilities na nakaatang sa balikat ng mga kapartner nila. At yan, yung isa sa gustong-gustong feature ng isang lalaki sa older women. Sa panahon ngayon, ang isang babaeng independent at kumikita sa sarili niyang pamamaraan, very sexy ang dating niyan sa mga lalaki. At madalas, older women ang nakakagawa nito. Hindi ko naman guys nilalahat ha. Marami din namang older woman na paurong tulad ng mga older guy. At marami din naman sa panahon ngayon ng mga batang babae na very independent and strong at kumikita na ng sarili nilang pamamaraan. So, dating an older woman is like learning and gaining knowledge every day. Marami na silang na-share dun sa mga kapartner nila. Kaya isa yon sa nakaka-attract talaga sa mga younger guy. Kapag pareho ng mature ang partners, andyan na ang mutual understanding and respect. Yan yung mga bagay na pinakamahalaga sa isang relasyon para maging matatag at magtagal. So, sa mga babaeng may younger partner at sa mga lalaking may older sa kanila na partner, huwag kayong mahiya guys. Mahalin niyo yung mga kapartner niyo as long na wala kayong nasasagasaang tao, wala kayong tinatapakang tao, at nagkakaintindihan kayong dalawa. Yun ang pinaka-importante dun eh. Live life and be happy. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi po po nakakapag-subscribe, huwag niyo na rin pong kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba. Libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!